Ang mensahe po ay pinamagatang Jephthah's Life Lesson. Jephthah's Life Lesson. At nakita po natin doon sa ating binasa, I'll give you a brief background who Jephthah is or who Jephthah was. Si Jephthah ay isang anak ng isang prostitute. He was a son from another woman. At hanggang ngayon naman, pag ikaw ay anak sa labas, you'll have no right and you will have the, alam niyo ho yung panglalait at pangmamaltrato, you are not part of the original family and you have no inheritance para sa pamilya. At lumaki ang mga magkakapatid at lumaki ang mga brothers ni Jephthah and growing up, alam niyo naman, sa pagtanda at paglaki ng mga magkakapatid, they come up with the different principles pag nawala na yung mga matatanda sa una. So, pinalayas ho nila si Jephthah at ang sabi nila, hindi ka namin tunay na kapatid. Wala kang karapatan sa kaharian na ito. And Jephthah fled. He did not argue. Alam niyo, masarap ho na hindi ikaw ang bida. Alam niyo, masarap ho na minsan, ikaw born again ka, hindi ka nga makabente. Diba? Pag Sunday, ayaw mo ng tripping. Ayaw mo mag-ahente pag araw ng linggo. Eh, pag araw ng linggo, that is the best moment. Lahat ay nakapahinga. Alam niyo, kung ano yung ipinagpalit ninyo na mas mahalaga kaysa sa Panginoon at ang pinahalagahan ninyo ay ang ating Panginoon, masigit kayong makakaranas. Yan, yung hindi niyo kayang kitain sa isang linggo, ibibigay sa inyo ng Diyos ng isang araw, kinita mo na para pag araw ng linggo, ikaw ay makasamba. Dapat ganun ho ang mga kahilingan natin. Lord, bless mo lang ako ng isang blessing. At hindi na ako maghihintay lagi ng Pasko para magkaroon ng bonus. Alam niyo, ang blessing ngayon, ngayong kaganapan na lockdown, is more time with the family. Na katulad ni Sister Rachel, na hands-on siya ngayon sa kanyang mga anak. Na mamonitor niya ang kinakain ni Monique. Nababantayan niya si Rap Rap, na minsan ay nanonood ng K-pop. Kaya, nababantayan niya ang kanyang mga anak. Si Sarah, na iintindi, ganun din si Brother Alan. We thought it was a disadvantage, but in God's eyes, it is a blessing. They thought he was a son of a prostitute. Who knows the future? Wala akong nakakaalam ng hinaharap natin. Hindi ko rin alam kung ano ang ating hinaharap at ano ang ating pwedeng mabot. Pero kung ano yung meron, ako'y nagtatapat, ako'y nagpapasalamat, ako'y nagpupuri, at pinaiigting ko kung ano ang merong biyaya ako sa panahon at pagkakataon na ito. Sapagkat pag pinagkatiwalaan ka sa kakaunti, you don't need to have the approval of many people. If they don't like you, just go away. You don't need to prove yourself. If you are not important to them, you are not celebrated, it's okay. Hindi ka pinapansin ng iyong magulang dahil hindi ka malakas magbigay ng ayuda sa iyong mga magulang. Okay lang yan. Ang mga kapatid mo'y nakapagtapos ng mga titulado at may mga degree at mga frontliners. Pero ikaw, nakapagtapos sa STI, sa tabi ni ina. Sa tabi ni ina. At nandoon at ikaw ay nag-aaruga at nag-aalaga ng iyong mga mahal sa buhay at para bagang you feel that you are insignificant. Don't feel yourself that you are worthless. Yun yung sinabi kanina, di ba, nung opening natin. Don't think about yourself that you have no value. Sapagkat bago ka pa lamang nilikha ng ating Panginoon, bago ka pa lamang isilang sa daigdig na ito, alam na ng Diyos, hindi pa nagtatagpo ang sperm cell at egg cell. At nung nagtagpo ito, winner ka na dahil ikaw ang nabuo at hindi yung isa ang nabuo. At ikaw ay hindi aksidente, ikaw ay nilikha na kawangis at kabukha ng ating Panginoon. You have a unique and special calling. Palagi ko si Jephthah sa kanyang sarili, ayaw niyo sa akin, diwag niyo. O alis na lang ako, mamumundok na lang ako, punta na lang ako sa prayer mountain, sa bundok Manahaw. Ayaw niyo naman pala sa akin eh. And he never knew that there was a purpose in his life. Don't just give up because you failed a test. Don't just give up because you made a mistake. Don't just give up because the time is not favoring you. Don't just give up because you don't have the same college degree na katulad ng iyong best friend. Don't just give up dahil nag-asawa ka ng maaga.
O ikaw ay naglayas. Don't just retell the story. Huwag paulit-ulit ang storya ng mga kabiguan mo at mga hindi ninyo pagkakasundo ang mag-asawa. Ang tingnan mo yung magandang hinaharap ng Diyos na ipinlano sa iyo na ngayon ay may bago ka ng isipan, na may maliwanag ng direksyon ng iyong buhay, na dati malakas kang magbisyo, ngayon ikaw ay pinalaya na ng ating Panginoon, sapagkat ang kaligayahan ay wala sa barkada, ang kaligayahan ay wala sa kaibigan, ang kaligayahan ay nasa ating Panginoon. And Jephthah felt the same way. Birds of the same feather flocks together. So ang mga nakasama ni Jephthah, palagay ko yung mga anak sa labas din. You have heard the word? Who joined Jephthah? Worthless men. And they form a band of rebels, mga rebelde, mga black sheep, mga tupang ligaw, mga walang pangarap, at mga inaapi ng kanilang mga mahal sa buhay. Palagay ko siguro si Jephthah ang pinuno doon at nagkukwentuhan, nag-uumpukan, nagkakarakrus, nagtotong each. Because there's no sense on the time. Nakukuha niyo, wala pang kabuluhan si Jephthah. Pero God oversee his witness, his identity. God oversee, God overlook yung mga nangyari sa kanyang nakaraan. Sapagkat dito sa pagkakataong ito, God will create a problem. Naniniwala mo ba kayo? Ang Diyos ay gagawa ng pandemic. Ang Diyos ang magpapahintulot ng pandemic. Para kayo ay matutong manalangin at magbasa ng Biblia. Matututo kayong manalangin na nakikita niyo yung naiubos na ang inyong savings account at wala na kayong puhunan sa inyong negosyo. Pero sa kabila ng pandemic na ito, nakita ko sa Facebook, sa kabila ng mga nangyayari sa kapaligiran, sila Sister Mary Grace Apostol ay bumili ng bagong sasakyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi ba napakabuti ng ating Panginoon? God will do amazing things in the wilderness. But most often, masyado tayong reklamador instead na magpuri sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ho ng Biblia, don't be like the olden generations. They harden their hearts in the day of provocation. Ano yung provocation? Provoke, with the word provoke, pinahintulot, tinukso, at pinadalhan ng mga pagsubok at problema. Anong kanilang ginawa? Mas lalong tumigas ang kanilang puso. Binigyan na sila ng manna from heaven, quail from heaven, water from the desert, and they have seen a lot of mysteries and miracles and so on and so forth. And yet, they became more stiff-necked people. Ano yung stiff-necked? May stiff neck, hindi lumilingon sa Diyos. Hindi pa rin nila kinikilala na ang Diyos ang may gawa ng lahat ng ito. If you fail to recognize God, you will fail to recognize the value of life. Pag hindi mo na kilala ang Diyos at napansin na ang Diyos ang may gawa nito, hindi mo mapapahalaga ng iyong buhay. Na ang akala mo ang buhay ay weather-weather lang, ang buhay ay ayos lang, ang buhay ay pag namatay ay 6 feet under ka lang, ang buhay ay patsamba-tsamba lang, hindi po. Ang Diyos po ay laging sakto at tumpak pag kumilos, pag siya'y gumawa, walang palya, pag siya'y may inayos, siya ang kikilos, at pag siya'y may napusuan, siya ang magtutustos. At pag nagtustos ang ating Panginoon, ito'y siksikliklig at nag-uumapaw, higit sa ating kayang isipin at kayang ilingin, sapagkat ang Diyos ay napakalaki. At kamangha-mangha. Sapagkat pagkaya mo itong gawin, hindi mo kailangan ng Diyos. Pagkaya mong ayusin, hindi mo kailangan ng Diyos. Pagkaya mong hakbangan at galawan, hindi mo kailangan ng Diyos. Pero pag imposible, alam mo na ang Diyos lamang ang may expertise ng mga bagay na imposible. It took us 2.5 weeks para mag-raise ng 150,000 pesos. Last week, 16,000 pa ang aming kailangan. Last Wednesday, 2,000 na lang. Pero may nag-message sa akin, overseas, at ang sabi niya, Pastor Kenneth, pag walang sumagot, ako na ang sasagot. Sabi ko, relax ka lang, kalma ka lang. Ikaw ang last ball na pwedeng makapagbigay nito. Sapagkat ako nakapagbigay ka na ng mga nauna. At dumating ang alas 4 ng hapon ng Miyerkules, ang sabi ni Sister Aren, Pastor Kenneth,
sarado na po ang 150,000 pesos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And you know, mga kapatid, alam ko na sa Diyos ito, Thursday morning, nag-text ang pinsan ko, he's also a Christian, na nasa California, at ang sabi niya, Kenneth, pasensya ka na, late kong nabasa ang message mo. Pwede pa ba akong sumali? Meron pa isa ulit nag-text kahapon, pwede pa ba akong magbigay? At meron pang nag-Gcash kahapon na isang kabataan na nagbigay ng 200 pesos para sa Project 2020. Nako, sobra-sobra na ho. Sabi ko, tigil na! Sapagkat sobra na ang lahat ng pagpapala na aming kakailanganin. You have to stop! Di ba naalala niyo nung ginagawa yung tabernakulo ni Moses? Nung inutos ng Diyos na, build me a tabernacle, Moses. And Moses said, all who are able and capable, give me your jewelries. Give me something that is special to you, and we will build the tabernacle of God. Anong nangyari? Sabi ni Moses, teka, tama na ho. Tama na, sobra na eh. At dapat ho, ganun ang ating maging buhay. Hindi laging prayer request, Panginoon, pahingi naman ng pera. Hindi lagi ang prayer request, Panginoon, sana gumaling ako. Kung hindi yung kagalingan, tinanggap mo na. Yung benta, nabenta mo na sa spiritual na kalagayan. Hindi yung nagmumumukmuk ka at nagpapopost ng problema sa Facebook. How dare you? How dare you? You are associated with the pastor and with the church who believes in hope, and now you are posting that you are ape and kawawa. No, don't do that. No, please. Grow up and be mature. It hurts. But the only thing that will make you grow is the pain that will make you gain. No pain, no gain. Truth hurts and the truth will set us free. Huwag mo na ipapost na nag-iwalay kayo ng boyfriend mo. Huwag mo na ipapost na nauubos ng savings account mo. Diba? If you intended want to have prayers, pray for yourself. Huwag masasabihin na baka may maawa sa akin, baka mas marami mag-pray. Your prayer is even enough. Not just even my prayer, your faith is enough. Eh, paano kung nakapatay ang cellphone ko? Diba? Paano kung wala si Sister Aren, walang tatanggap ng inyong prayer request? Katulad nung last Thursday, nag-taping kami dito ni Bishop Greg. Sabi nung isang kapatid, darating pala si Bishop Greg, ako ang sasagot ng merienda nila. Tinatawagan ako, hindi ako sumasagot kasi nasa online class kami ng umaga. Tinatawagan si Aren, hindi rin sumasagot. At ang sabi niya, Pastor Kenneth, ba't hindi ko kayo sumasagot? Sabi ko, busy lang ako. Pero magandang kanyang kalooban. At ang sabi niya, gusto ko sana kayong pamiriendahin. Pero dahil hindi ko na kayo napamirienda, pwede bang bigyan ko na lang kayo ng love gift? Sabi ko, pwede, pwede. Eh well, pastor, kasi pastor po kayo. Mga kapatid, wala tayong pagkakaibahan. Kay housewife ka, pastor ako, negosyante, empleyado ka, o kahit ikaw ay tambay, at laging nakahingi kay nanay, wala ho tayong pagkakaiba. Ang atin lamang hong dapat gawin ay paniwalaan na dapat natin gawin yung ipinapagawa ng ating Panginoon. At pag ginawa mo yon, magkakaroon ng kabuluhan ng iyong buhay sapagkat lahat tayo may dalawang kamay, meron tayong isang bibig na huwag natin gamitin lagi sa pagchismis at pagrereklamo. At meron tayong dalawang tenga na dapat na laging nakikinig at doon sa ating pakikinig, tayo'y natututo. Many can hear, but few listens. Many hears, but few listens. Many are educated, but few can behave well. Maraming edukado, pero masamang ugali. Maraming edukado ng mamatat ng lalait ng kanyang kapwa. Pero yung mga tao na kahit walang edukasyon, pero nakakilala sa Panginoon, it has a little bit of advantage sapagkat ang mga nakakilala sa Panginoon, they do not belittle themselves and they are proud who they are because they are a child of God. They are proud who they are because God cannot make mistakes. As I go back sa Judges chapter 11,
meron hong nanggugulo sa kanila. At ito ay mga Ammonites. At nagsabi ng mga Ammonites, lumayas na kayo dyan sa lugar na yan. Amin yung lugar na yan eh. Amin yan. Kaya kung hindi kayo lalayas dyan, gigirahin namin kayo. And by that time, Gilead is just a small force, a small community. They are not trained for war. They are not trained for battle. Ang mahirap po kasi, yung magulat ka ng problema na hindi ka handa. Yung magugulat ka na, kakatapos lamang ng buffet namin, ng Christmas party last year, 2020, nag-MC si Brother Dick, at akala ko kung ano nangyayari, kung mali ba ang koneksyon, o mayroong problema sa internet, yung pala na-stroke na. Sige, ba't parang nabubulol? Mabagal ba internet connection natin? At yung pala ay na-stroke na. Who would have prepared? Palagay ko naman eh, ang iba sa atin ay maingat naman, nage-exercise. At talagang hindi na nga umiinom ng kape. At sinusukat ang matamis na kinakain. Sinusukat ang kanin. Pero kahit gaano kasukat ang kanin na kainin mo, mataba ka pa rin. Sometimes you're a little bit depressed. Ano ba ang kailangan kong gawin para pumayat, para maging ka-sexy nitong model na nasa billboard na ito? Alam niyo hong sasabihin ko sa inyo, maraming mangyayari na pagkaroon, nagkaroon ng tagutom, yung mga payat, patay na, pero yung mga matataba, buhay pa. Amen? Diba? Kaya you don't have to worry. Don't feel bad na. Eh, ano ngayon? May kinakain kami. Minsan nakikita mo yung kaibigan mo laging nag-workout. Eh, syempre, wala namang anak yun eh. Kaya workout ng workout. Eh, ikaw, tutok ka sa online school. May ginagawa ka pa sa office. At talagang sobrang busy. Wala kayong katulong. Ikaw pa ang naglalaba. Nakikita mo yung kabats mo. No? Talagang ganda ng katawan. Merong six packs ng pandesal. Eh, pambira. Eh, paano? Nag-aalaga ng mga anak nila, mga lolo nila. Di ba? Kaya happy-happy sila eh. Pero ikaw, magalak ka. Dahil ikaw, nagninegosyo ka, tumutulong ka sa nanay mo, nahuhugasan mo ng puwet ang anak mo, it is a treasured moment, mga kapatid. Don't feel like it is a disadvantage. It is a blessing. Sapagkat ito yung mga pagkakataon na, maaari siguro iniisip ni Sister Rachel na sana full-time mom na lang ako, katulad nila Sister Jen, nila Sister Cathy. But this pandemic made a way na kahit siya ay nagtatrabaho, she is still a full-time housewife. May sweldo pa, may kinikita, at nakakapag-tithes pa. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. God creates something for the better. God will create a situation so that you will be unlocked with the brighter perspective that God make all things beautiful in His time. Kaya, hindi ka man nakakapag-exercise, hindi ka nakakapunta sa gym, okay lang, basta ang mahalaga, ang Diyos ang ating kalakasan at kalusugan. A merry heart, do it good, like a medicine. Sa mga nanonood, nabawasan man ang inyong maintenance medicine dahil hindi nyo na ma-afford, magiging maligaya sa Panginoon at gagaling ang inyong diabetes, gagaling ang inyong pancreas, gagaling ang peklat ninyo sa baga, magpakaligaya lamang kayo sa ating Panginoon. Wala eh. If we keep on magnifying the problem, the problem is so happy. It will destroy your emotions, your magkakaroon ka ng depression and anxiety. Oh, born again naman ako. Pero bakit maraming mga born again lupay-pay? Kasi hindi marunong magpuri at magpasalamat. If you will always narrate your problems, you attract the problem. Kung anong sinasalaysay ng iyong bibig. I think perhaps dito sa talatang ito, Jephthah did not talk about his bitterness about his brothers. He just lived quietly in peace. Nabuhay siya ng may kapayapaan at may kahinahunan. Simpleng salita, kung ayaw niyo sa akin, eh di wag niyo. Diba? Kung ayaw nila tayong pakinggan, eto na naman sila, revival at prosperity, you can turn me off. Pero pag gusto nyo ng pag-unlad, alam nyo na kung sinong dapat ninyong pakinggan
ang mga taga-biyaya ng Diyos ay nagpapayag ng pag-unlad at pag-asa at biyayang tunay, hindi drawing kundi nararanasan. Kadalasan ng politiko pag nangako, hindi natutupad. Pero pag ang Diyos ang nangako, labis. Sabihin natin ng sabay-sabay, labis! Tama yung sinabi ni Sister Pam eh. When God moves, it's always hyperbole or hyperbole. Ibig sabihin, laging exceeding, laging great, laging wagas, laging sukdulan, laging, alam nyo yung mga superlative words, hari ng, ulo ng, pinaka, napaka, yan yung mga superlative words na pag dinescribe mo, ito na talaga yung sagad, ito na yung napakalaki, sapagkat ang Diyos ay hindi kayang ilarawan ng lahat ng salita, sapagkat siya ang pinaka, nasa napaka at lahat ng salita, ay pagsamasamahin natin, siya lamang ang walang kapantay. And Jephthah knew he was a son of a prostitute. He went away. But at the time that God wanted to raise him up, that there's always beauty in the ashes. From garbage to glory. Sabi ni Paula White, most often, we have treasures in our hands, but we keep on looking for the garbage. May pagpapalaho sa kamay natin. The Lord has given us the gift of a blessed hand. Sa ibang salita, God has given you the green thumb. Alam niyo yung green thumb na lahat na gawin ninyo pag pinagpapala ng Panginoon? Eh, pero lagi niyo nakikita yung mali. Nakikita niyo yung nabasag ninyong plato. Nakikita niyo yung nabasag ninyong baso. Pero kung maunawaan ninyo, yung mga bagay na nabasag, sa susunod, mag-iingat na kayo. You might fail the test. Di ba si Pedro, pinagkalulu niya ang ating Panginoon? At siya'y natakot nung siya'y naglakad sa dagat at naramdaman niya ang malakas na hangin. And he still insisted, I will never betray you over my dead body. But he failed. Pero what can we pick up in the life of Peter? He learned his lesson. Okay lang ho na malugi. Okay lang ho na umiyak tayong magdamag. Okay lang yon. It's okay. It's okay not to be okay. Diba, sabi nga. Okay lang na minsan maghagal pa ka sa pagluha dahil yung inaasahan mo na dapat na dumating, hindi dumating. It's okay not to be okay. It's okay that sometimes you feel betrayed. Pero ang mahalaga na dito sa nangyaring ito, may natutunan ka. O maring may nakikinig, bakit kaya hindi ako ang napili ni Pastor para tumanggap ng pagpapala? Maring siguro, pinagpala ka. Pangalawa, maring may itinuturo ang ating Panginoon. Tandaan po ninyo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagpapala ay personal. Kaligtasan din ay personal. That's why Paul said, reminded us, we should work out our own salvation. Kaya dito sa mga buhay ng mga lalaki at babae na nakatala sa Biblia, anong sabi sa Romans chapter 15 verse 4? Sister Aren, paki-flash the screen. That these words, these stories, this teaching are meant for instruction and reminding us. Romans 15 verse 4. Itong mga Old Testament stories, yung mga Malakay book, ayan o, for whatever was written before. Wow. You think that Deuteronomy is not applicable right now? No. Kaya nga pinagsama, old and new. Because without the old, there will never be a new. Hallelujah. Hindi magkakaroon ng Avanza kung hindi nag-isip ang Toyota ng mas maliit na version ng Innova. Alright? Ang pinagmula ng Innova ay galing sa sasakyan na tinatawag na model na Toyota Revo, Revolution. And way back 2005, nagkaroon sila ng concept
na palitan naman natin yung revolution concept. Gawin nating innovation. So from the word innovation, ginawa nilang Innova. Eh medyo mahal ang Innova, nasa 1.3, 1.2 million. Ang sabi nila, gusto namin ng minivan, pero affordable, na mga nasa 900,000 level lang. And they conceptualize. Alam niyo ho, kapag ka merong kakulangan, doon ka makapag-isip. Pag may wala, doon ka lilikha ng ideas. That's why we pray unto the Lord, Lord, give us bright ideas. Kaya nung una nang nagkaroon ng pangailangan ng face mask at face shield, ang unang tumabo ng maraming benta ay ang grupo nila Sister Vilma dahil sila ang unang gumawa ng mga face mask dito sa Binyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya on the first time that the church opened, excited Sister Vilma, magdadala po ako ng kaloob. And when we look at her tithes and offering, it's not normal. Kasi nga kapag ka hindi normal, hindi rin normal ang pagpapala mo. Kasi pag hindi normal, ibig sabihin, not the same source, not the same client, not the same method, not the same mga patronizer ng iyong produkto, iba ang gagawin ng Panginoon. And when we opened her envelope, lo and behold, it is 4 times of her normal offering for the church. Kasi nga hindi normal eh. Kaya kapag hindi normal, hindi rin normal padating ang pagpapala sa iyo. For 2-3 months, sarado ang church. I don't receive anything from our church. Not even anyone gives something for me. Pero sa kabila ng lockdown, saka kami nakapagpapintura ng bahay. Bakit ganon? Kasi may mga dumadapo sa aming bahay na merong dalang biyaya na nagsabi, Pastor, 2-3, nagbigay kami ng 10,000, nagbigay kami ng 20,000. Kaya, Pastor, mahal na mahal ka namin at kami magpapala sa iyo dahil pinagpala din kami. Kaya marami hong naghihirap na simbahan kasi hindi una ituro ang pagpapala. Sasabihin nila, Pastor, ang hirap ng buhay, magsasara na kami. Eh, paano kasi hindi na ituro sa kanila na tungkulin ninyo na kayo magpakayaman, tungkulin ninyo na hakutin lahat ng yaman para sa kaharian ng ating Panginoon. And you know what? Lockdown. What we have gathered is we are almost close to 700,000 pesos na naging income natin for the last 6 months. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And of course, yun naman ay may mga pinagpuntahan na gross income natin, yung may mga expense tayo. But still, we still have more. We still have savings. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, kanina nung kinakanta natin yung biyaya ng Panginoon, yung wagas na biyaya saka lilim sa lilim ng Panginoon. I was crying there. Kasi imposible talaga eh. Diba? Dahil kung pera-pera lang pag-usapan natin, napakahirap po talaga. Napakahirap. Yung pigaan, sis, due date mo na, yung tithes mo, ibigay mo na. Diba, dati nagbibigay ka ng ganyan, gawa mo ng paraan niya, magbigay ka. Mahirap yun. Diba? Kulto na yun, kalalabasan natin. Pero, people are asking, how can we give? How can we be a blessing? Because if the timing is right, the fruit will be ripe. Hindi nyo naintindihan. Pag tamang panahon, tama ang pamimitas ng bunga sapagkat sa tamang panahon, ang Diyos ang mag-aahon sa ating lahat. God is so specialized in picking up nobodies. Name a few. Gideon. David. Gideon was coming from the poorest clan in Manasseh. David was a shepherd boy. Sino pa? Si Joseph came from the prison cell ng Egypt. Si Paul, a murderer. Nobody. They have no value. But remember, when God touches you, He puts something in you. Kaya kung hindi mo pa rin matanggap at maunawaan,
na merong nilagay sa iyo ang ating Panginoon, kakaiba. Bakit kaya kayo naririto? Di ba? Parang kakatabad na magsimba eh. Ang daming checklist, ang daming spray-spray. Buti na lang minsan yung alcohol, di nyo ma-spray sa bibig ninyo eh. Baka mamatay kayo niyan. Lahat na ini-spray eh. Talagang disinfect. Paglalabas ka, kailangan naka-face shield. Pero nasagi ba sa inyong isipan na bakit kaya kami ang naririto at nabigyan ng pagkakataon na naririto? God has still more for you. Amen. And I believe that's why we survived in the last 6 months. Wala tayong utang. Hello? Palakpakan naman natin natin pa. Wala tayong utang. Last year, what we have project for this church is more than 500,000. Ngayon, pagdating nyo dyan, ngingiti-ngiti lang kayo, hallelujah! Eh kung pag, ano, pasok nyo kaya dyan, sis, may utang ang simbahan eh. Brad, eh, ikaw naman eh, patawa-tawa ka lang dyan, alam mo bang may pangailangan ng simbahan ngayon? Di ba? O ikaw, makinig ka naman, lakihan mo naman ang tithes mo, ngayon ka lang dumating eh. Hindi, we enjoy. Because when God leads, He provides. When God guides, He provides. Kaya pagdating ninyo dito, wala kayong maririnig na problema. Ang maririnig ninyo ay kabutihan ng ating Panginoon. We are debt free. Hallelujah. Kahit mga renta natin, bayad. Kahit ang laki ng kuryente natin, bayad. Sapagkat ang Diyos ang nagbayad ng lahat ng ito. Well, sasabihin ninyo, Pastor, kasi maayos kang mag-manage ng church eh. No. If not for the goodness of God, kahit anong galing mo, kung wala kang imamanage, kahit anong galing ng ingat yaman, kung walang iingat ang yaman, wala lahat ng mga posisyon na ito. Kahit sabihin natin, hindi, Pastor, kasi ganito, prayerful ka. Kahit gaano ka ka-prayerful, pag hindi ka pa rin titingin at sasamahan ng Diyos, ang mga panalangin mo ay mananatiling nasa waiting list. And when the time arrives, Jephthah, huwag niyong kalilimutan ang pangalan ni Jephthah. Jephthah, pwede bang sumama ka na sa amin? Eh di ba, akala ko ba matitigas kayo, ayaw niyo sa akin. Binubuli kami ng mga Ammonites. Pero teka muna, pag ako ang ginawa niyong tagapanguna sa digmaang ito, kailangan ako magiging pinuno ninyo. Look how the things turn around from being worthless and being nobody. Now, nagkakaroon ng bargaining na pwede bang ikaw lang mamuno sa amin? Kailangan talaga namin ng warrior eh. Isn't it God good that there will come a time na yung dating mana mong hinahanap-hanap mo at hinahabol mo ay bubuwelt at babalik sa iyo at kakatok sa pintuan mo na narito na ang paycheck, narito na lahat ng mga clearance para tanggapin mo yung mana mo at para matanggap mo lahat ng pagpapala mo sapagkat pinahintulot na ng ating Panginoon. You will sit down in front of your enemies. Sabi ni Haring David sa Psalms 23 verse 4, 5, and 6. Na ang mga kaaway mo ay makaka-fellowship mo, ang mga nang-aapi sa iyo at nagtatawa sa iyo na hindi mo mabebenta yung 100 million pesos property at ikaw ngayon ay tulala at parabagang wala ka ng kakampi. Yun nga ang maganda, wala ka ng kakampi. Sapagkat pag wala ka ng kakampi, dyan darating na mapapaniwalaan mo, kasama ko ang Diyos, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Kailangan mawalan ka ng kakampi. Kailangan may mga pagkakataon na pati ang pastor mo hindi na naniniwala sa iyo. Dahil pag wala ka ng kakampi, ang Diyos na ang gagapi at gagawa ng mga pagpapalang kamangha-mangha at nakatutulala at nakalulula. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang sabi ni Jephthah, okay, I will be your leader. And he bargained with the king of Ammonites. Ang sabi niya, hindi niyo property to. Surrender to us and we will not have a fight. 3 times po siyang nag-negotiate. Ayaw niya ng bloodshed. Pero sabi ng mga Ammonites, we will destroy you. At siya ay nanalangin sa Diyos. Remember Jephthah's tragic vow? Diba, nangako siya sa Diyos na
kung sino man ang unang papasok sa bahay na ito, ay iaalay ko sa iyo. Alam niyo, ang ganda ng revelation nito kaninang madaling araw. We thought it was a harsh and rash vow. Pabigla-bigla. Yan lagi nating naririnig na message eh. Jephthah's tragic vow. Pero ito ho ang nireveal sa akin ng Panginoon kaninang madaling araw. It is not the tragic vow that should be the highlight. The highlight should be Jephthah's ultimate desire to win the battle, to get the victory. Yung alam mo yung nakukuha niya, yung gusto niya talaga, he was so possessed. He was so inclined. Lord, I want victory, whatever it takes. Are you willing to have that whatever it takes? Mapapahiya ako kung hindi natin na-fulfill yung 150,000. Sabi ko na nga ba, Tagalog ang pangalan ng church nyo, mahirap kayong simbahan eh. Kaparehas lang din kayo ng mga nandyan sa tabi-tabi. Minsan nga, I heard one of a Baptist pastor na taga rito sa Santa Rosa, Laguna. Sabi niya, tingnan nyo yung mga nandyan sa mga gawidyaan ng mga taga Laguna. Ang gagaling mangaral. Pero parang mga nagsulputan ng mga simbahan, walang mga permanenteng simbahan. Ang tunay na simbahan, dapat may sariling building. Ang yabang. Dapat ang simbahan may permanenteng lugar. Hindi parang kung saan, parang nomad, parang mga, may sinabi pa siyang word eh, parang squatter daw ang mga ibang born again Christian. Tayo dito, tayo doon, tayo diyan. And for me, I was a little bit upset, pero di naman ako sumama ang loob. Karapatan niya yun eh. Maganda ang church nila. May chandelier, mayroong magandang upuan. Okay, yun yun eh. Pero don't belittle someone else. Because someone might be listening would be the next king and the next leader and the next that will be an influencer for the coming generation. Tandaan nun ninyo, may pagtatapos. Kahit ito ang leadership, kahit ito ang mga hari, may pagtatapos. There will always be succession. There will always be successor. And that was 5 years, 7 years ago. Pero siguro, sa mga pagkakataong ganito, kumusta naman kaya ang kanilang pakikipagkapwa sa mga hindi nila kasapi at kapadaling sa kanilang simbahan? Madali hong magmayabang at magmalaki sa sarili mong bakuran kasi iniisip mo lang ang sarili mo. Pero ano kaya kung ang iyo namang ibabahagi ay yung hindi para sa iyo at hindi yung lagi mong kasama pero nababahaginan mo ng biyaya. That is another thing and that is pure love. Kaya ang sinasabi ko, huwag tayong magsasalita ng tapos. Sapagkat yung kawawa noon, pagpapala na ngayon. Amen. Another story. Overnight prayer meeting ho tayo ngayon. Yeah, just give me more 10 minutes. We have the first batch that we give financial assistance last April. Imbis na mag-anniversary tayo, we took the chance that everybody will receive 1,000 pesos. Alam niyo yun? Nalimutan niyo na ata yun. Tapos, yung allotted na may mga subform na binigay ho sa atin para sa mga talagang nangangailangan, may mga nakatanggap. Ang problema, yung mga nakatanggap, hindi nagbigay ng tithes. Everything that you receive is a matter of test. Nakakuha ho ninyo. Kaya yung nakita ko kay Jephthah, his outmost desire, kaya siya nakapangako eh, he wants the victory. Hindi yung pabigla-bigla eh. Yun na nga yung highlights eh. Pero di ba, ikaw minsan nabigla ka kaya nabuntis mo yung girlfriend mo. But you embrace the reality, I should be punished for my mistake. But the essence, nagmadali ako eh. Hindi ako nagtapos ng pag-aaral, at ako'y lumandi ng maaga, at ako'y nagpakarengking, at yun talaga eh. But the benefit of it, you learn from it. Kasi mahal na mahal kita.
suntok sa buwan, ipapangako ko sa iyo ang Mars, ang Pluto, ang China. Ibibigay ko sa iyo, magtana na tayo. Alam mo, honey, mahal na mahal kita, ang sarap ng tamis ng iyong halik. Pero pag humihilik na, hindi mo na mararamdaman ang tamis ng halik, mga kapatid. That's the reality. But you are so harsh. And you rushed in. Na dumating ang investment sa mga gold, gold, gold. Na ang 500 mo, kikita ng 20 mil. Di ba? Meron ganyan. M Goldex. At ikaw naman nag-invest. Ito na, pastor, ang transfer of wealth. Paano ba magiging transfer of wealth yan? Panggugoyo yan. Ang transfer of wealth, walang halong pandaraya. Ito'y ibinibigay at hinihiklat ng Diyos para sa iyo. Malam ko marami mga nabiktima sa inyo, kaya ganyan ang tawa ninyo eh. Hindi kasi kayo nakikinig sa akin eh. Sabi ko, pagsasali kayo sa mga ganyan, manalangin muna kayo. Legit ba yan? Legit! Maraming mga scammer ngayon. Eh anong nangyari? O di ang nangyari, walang nangyari. Dahil yung mga nagbigay ng 20 mil na lusaw, eh sabi ko sa inyo, huwag niyo ako isasali. O hindi nga ako sumali. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos, hindi ikaw gagamit ng anumang trick o anumang mga modus. Pagka modus mo yan, sindikato yan. Pero kapag kayong pagpapalang tunay, may binibenta kang kotse, may papeles, bahay at lupa, yun ang tunay. Ano? May produkto na ganito. Yun ang mga magagandang negosyo na may sabon na itinitinda, may vitamins na itinitinda. Yun ang totoo. Pero dahil ito ang gusto kong ipaunawa, i-connect ko lang doon sa mensahe. Sometimes we are so harsh in making decision. Not just in the bow, in decision making. Malaki ang kita, malaki ang balik after three days. Alam ninyo, pag ang pera ninyo kikita after 3 days, himatayin na ho kayo yan. Hindi ho totoo yan. Walang ganun. There's no such thing. Something for nothing. Kaya kapag ka-obvious, hello, wisdom. Exercise natin ang 1 plus 1 at 3 times 3 equals 9. At ang pagpapala, trinatrabaho bukod sa pinaniniwalaan. So you have decided, some of them decided, Pastor, okay to, magiging gamit ako sa ministry natin. Tingnan nyo muna kung totoo yan. Wala eh. Naniwala pa rin sila. After 3 months, nagsara ang M. Goldex at nakulong ang mga tagapanguna. Same way with Jephthah. He has an aggressive desire. Maganda yung desire eh. Pero alam nyo ba, tinitingnan din ng Diyos yung desire na ito? Bagamat alam ng Diyos na reckless ito, pero greenan pa rin ng Diyos, gusto mo yan eh. Okay, so paglabas o pagpasok doon sa bahay nila, buti sana kung alagang aso yung dumating eh. Alagang pusa o sana daga yung pumunta. But what happened? You know the story. Sino hong pumasok mo sa kanyang bahay? His daughter. And because of reckless bow, he wanted to win. He wanted to show himself strong because he knew that the enemy will be defeated because God is with them. Nangyari kasi yon, yung kanyang pangako, nakikipaglaban na siya. Lord, bigyan niyo lang ako ng victory. Kung sino man ang unang papasok sa bahay namin, yun ang iaalay ko sa iyo. E binigyan siya ng pagkakataon na manalo. Ano? Nanalo siya at nagtagumpay. Pero look at his ultimate desire. Again, kailangan tama ang motibo, tama ang intensyon, at tama ang paghahangad. Kailangan pag naglilingkod ka, walang reservation. Pag may naibigay ka, wala kang pagsisisihan. At pag may isinuko ka, wala ka lang babalikan. Sapagkat alam mo na ito'y ibinigay mo na sa Diyos. At ang Diyos na ang bahala. Ang bahalang gagawa ng mas malaki kaysa sa iyong inialay. Even it might be painful.
Even it might cause that sometimes you need to walk and to skip meals because you made a promise. Pinangako mo yan eh. Ikaw ang nangako, ang Diyos ang tumupad. Kaya nung ang Diyos na ang tumupad, kailangan gawin mo yung ipinangako mo. Hallelujah. Tandaan nun ninyo, you can never outgive God. At hindi natin pwedeng maunahan ng Diyos. Laging una ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, laging una ang Diyos. Kaya nung sinabi ni Jephthah, I made a vow, I made a covenant. So what happened? He defeated the Ammonites. And when his daughter came, he was so shocked. And he could not imagine that he made that promises. Pero ang napakaganda, everything is organized, everything is orchestrated. Ang sabi ng kanyang anak, kung ako man po ang inyong iaalay sa Panginoon, ialay niyo po ako. You see, pag tama ang gawain, kahit yung mismong madadamay ay sasang-ayon sa ipinapagawa ng ating Panginoon. The girl might be a victim, but you know and understand the price. Ano ang nangyari ho kay Jephthah? He regained respect. He regained his position. His past was erased. He was anointed. He was now the leader of the Gileadites. And fast forward, mga kapatid, sa Judges chapter 12, hindi ho nagtigil ang pagtatagumpay ni Jephthah. Dito, mas marami ang kanyang kalaban. 42,000 ang kalaban niya. Pero itong 42,000 na ito, inismash at dinestroy ni Jephthah dahil tumupad siya sa kanyang ipinata at ipinangako sa ating Panginoon. In closing, what should we learn from this story? Remember, your past cannot poison your future. It could not define you. Remember, the people that hate you is the people that will hail you. Hail, ikaw ang itataas, and will praise you. The people that see you as a victim, now they will see you as a victor and an influencer. Maghintay lamang po tayo. Maaring lahat ng negosyo, sinubukan mo na. Lahat itininda mo na. Pero something is not just meeting the sparks, hindi ka maka-escalate at makasibat ng kaunti. Laging bariya, piso-piso lang. Remember, just wait upon the Lord. At makikita mo, the hands of God will come to you and He will show you favor that no man could ever shut because your name has a blessing on it. You are blessed and highly favored in the Lord. Ano pang isang natutunan natin? Pag nangako tayo, tuparin natin. Sa pagkatutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako, basta sukdulan ang ating pananampalataya, gagawin ito ng Panginoon. Sukdulan ang ating pananampalataya that those who trust in the Lord will never be put into shame. So these are the life lessons na dapat nating matutunan kay Jephthah. Pag may ginawa tayo, may gusto tayong ibigay, gawin natin ang todo. Yun eh. Kung kailangan natin mangako at mag-commit, kahit imposible, gawin natin. Because the moment you just act and move, God will meet you. Not halfway. God will meet you in full covenant na walang nalulugi sa naghihintay at nagbibigay. Manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, I'll give you 30 seconds na matutunan ninyo na hindi pa tapos ang Diyos sa inyong buhay. Sa mga senior citizens, your duty is to pray for your pastor. Your duty is to pray for everybody. Mga kabataan, relax lang kayo. Tinuturuan kayo na maging maalab at huwag pakalat-kalat sa lansangan. Tinuturuan kayo na huwag laging nakatambay sa mga computer shop. Tinuturuan kayong manatili sa pagbubukas ng pangkalahatan.
magugulat po tayo. Ang mga matatanda ay may mga panaginip na ibabahagi sa atin. Ang mga kabataan ay may mga pangitaing aakapin. Remember what Joel, Prophet Joel says, that in the last days, God will pour out His Spirit. And God is pouring out. Pag sinabing pouring out, it is a present tense. Present participle, pouring out. Nandiyan pa ba si Pam? Wala na? Okay, sige po. Sige po, sa inyong pagkakaupo, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Give thanks and praise Him. Na pag ako'y gumawa, I will take it further. Without hesitation, without any shadow of a doubt, I want victory, nothing else. Oh God, thank you for the life of Jephthah. We won't stop until the whole world knows that you are a great God. Thank you for giving us a great church. Thank you for giving us a good and great facilities. At salamat, Panginoon, at kami ay hindi nag-iintay ng mga malalaking break bago gumawa ng malalaki. Gumagawa na kami ng malalaki kahit wala pa yung malaking breakthrough. Pinapakiramdaman na namin na kahit wala pa yung ganito at kahit wala pa yung iba, ang pakiramdam namin, kasama na namin sila. Kahit wala pa yung ganoon at inaasahan pa namin, ang paniniwala namin ay narito na, narito na, narito na ang mga pagdaragdag, narito na, nakikita na namin ang aming sariling gusali na pagtitipunan ng mga kaluluwa. Narito na kung saan ay kami ay mayroong sariling water baptism place. Na kahit wala pa, we rejoice and we enjoy. Marami kasi sa atin, saka na ako magagaling-galingan, saka ako na ibibigay ang best ko kapag maganda na ang sound system, maganda na ang production, maganda na. We should learn kahit wala pa. Kahit wala pa yung mga magaganda mong panluto, sarapan mo ang pagluluto ng iyong iniluluto. Sarapan mo ang paggawa ng ice candy kahit wala ka pa ng machine na panggawa ng ice candy. Sarapan mo ang paggawa ng mga kakanin kahit wala pa yung mga mamahaling lutuan. Kahit wala pa yung mga bagay na inaasahan mo na mas makakapagpaganda doon sa iyong trabaho. Kahit wala ka pang mamahaling laptop, kahit nagahang yung iyong laptop, magpuri ka at magpasalamat sa Diyos sapagkat darating ang bago, darating ang regalo sa iyo ng ating Panginoon. Kahit ang iyong sasakyan ay laging tirik-tirik at ikaw ay laging naglalakad, magpasalamat ka sa ating Panginoon. Sapagkat sa iyong pagpapasalamat, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Don't just rejoice for the big blessing that is about to come or the blessing that you're receiving right now. Rejoice in the name of the Lord that your name is written in the book of life. Huwag tayong magalak sa mga pagpapala. Huwag nating basta ikagalak lamang ang pagpapala o ang mga demonyo'y lumalayas sa ating mga ginagawa. Ikagalak natin na ang ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. At higit sa lahat, ikagalak natin na kung anong meron ngayon, pakiramdaman natin na parang nandyan na yung ating inaasahan. Thank you, Jesus. Ama, marami pong salamat. Thank you for a wonderful, wonderful Sunday service. Thank you for the wonderful people na dinala po sa oras na ito, sa mga nanonood sa ating live streaming, sa nanonood sa Canada, sa US, sa Singapore, sa Malaysia, sa Middle East, sa manonood ng replay ng broadcast na ito, maraming salamat sa Taiwan, mga nanonood sa Bulacan, ayan, mga kaibigan doon natin dyan, nandyan sa Quezon Province, Lord, I pray that you will bless them, release them, Lord God, release the favor of God into their lives. Sa lahat to ng mga may sakit, Panginoon, nagpagaling ka na ngayong oras at sandaling ito, in the mighty name of Jesus, nalulusaw ang mga bato sa abdo, ang lahat ng may mga bara sa kanilang mga puso at mga kasukasuan at mga blood vessel at mga veins, Lord, we pray for healing right now in the mighty name of Jesus. Come on, church. Let us just lift up our hands and release the blessing and the favor of the Lord. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po kayo. At tayo po'y magpasalamat. Let us release the blessing. Yung mga kapatid na naaalala ninyong pangalan, you pray for them. Ipag-pray natin sila Nanay Sita, sila Pastora Magda. Sige po, I'll give you 2 minutes. Sige po, come on. Worship team, let us just
give some praise unto God, the God of victory, the God who says that He is God. There's no other God like Him. Sige po, lahat doon ng pangalan na sumasambit at sumasagi sa inyong isipan. Ipanalangin po ninyo, sila Sister Virgie, sila Sister Luding, sila Sister Salve, sila Brother Boy, sila Brother Abet. Sige po, lahat doon ng sumasaging pangalan sa inyong isipan. Ipanalangin po ninyo sila at bukas palad na ipahayag na sila'y kasiyahan at katagpuin ng ating Panginoon. Sige po, come on, come on, hallelujah. I'll give you 2 minutes, 2 minutes to pray and praise. Hallelujah. May naalala kayong mga kamag-anak ninyo na dadaan sa operasyon ngayong linggong ito. Just speak healing. Speak for past recovery and provision. Baka may mga kakilala kayong na COVID-19. Mga nasa quarantine, pray for the God intervention into their lives. May mga kamag-anak kayong hindi pa born again. Right now is the right time to pray. Miracles are happening now. Miracles are taking place right now. Nothing is impossible. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We pray for Nanay Norma. Si Sister Norma na in her old age na nakakaranas na ng pagiging makakalimutin, Lord, we continue to remember her goodness sa mga panahon na nagsisimula po kami ng church. Lord, remember her in this time of na may pagsubok sa kanyang kalusugan. Lord, we pray for her. Kasihan mo po siya at gabayan at palakasin. Mangyari ang iyong ganap na kalooban. Hallelujah. We pray for every individuals right now na talagang hirap na hirap sa kanilang buhay. Wala nang magpautang sa kanila. Lord, we pray. Lord, God, Lord, Lord. Hindi man namin sila naabot at hindi naman namin sila na nabalitaan na umabot sa ganung pangailangan. I pray right now, Lord God, that you will show up somebody na fit at perfect para dun sa kanilang pangangailangan. I pray that you will send someone, an angel, or someone, Lord God, that will buy them out from that pit of debt and poverty. Lord, in the mighty name of Jesus, you're the God who always make a way. Hallelujah. Thank you, Jesus. And we faithfully give back all the honor and all praises. To whom be the glory above all else praise. Victory is yours. Heaven is yours. We are yours. We will see the victory today and forever. Manatili po kayo sa inyong pagkakatayo. Ibibigay ko na po ang pangwakas at panghuling bendisyon sa Numbers chapter 6, verse 23 to 24. Ang sabi ng Diyos kay Aaron, ito ang sasabihin mo at babanggitin pagpapala sa aking bayan. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. Go home, you are highly favored in the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. Tapos na po ang gawain.